Lagyan nyo po siya ng pandan, o kaya vanilla, o kaya kahit na ano pong ano, para po maganda lang po yung, masarap po yung amoy ng ano. Magandang umaga po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ito po, ngayon po, summer time dito sa Pilipinas. Ipapakita ko po sa inyo kung paano maggawa ng kamyas na candy or jam. Ito po yan. Ito po yung kamyas. Yan. Binabat ko na po siya sa tubig na may asin ng 3 araw. Ngayon po, inugasan ko siya para maalis yung mga pinagbabara niya, para maalis ng konti yung asin. Ngayon, gagawin po natin, tatanggalin natin po yung bawat dulo na pinalabas ang kulay. Ngayon po naman, nilagay ko siya sa kawali. Ayan po, malinis na po siya. Nilagyan ko po siya ng konting asin at nilagyan ko ng konting tubig, yan, para po maging ano siya, maluto ng konti yung laman niya. Kapag naluto na po siya ng konti at kumulo na po ng isang beses, ilalagay ko naman po ngayon yung brown sugar. Ang kamyas po, hindi naman lang po ginagawang candy to or minatamis or jam or pampalaman. Hindi po, pwede rin po itong isahog sa mga pang-ulam, like po yung sa isda po. Masarap po yan. Ginagawa rin po yan sa ano, sa isda or kahit sa anumang pong recipe ng ulam na pwedeng lagyan ng kamyas. Kukuluan ko po muna yan hanggang siya ay maluto at madurog. Ang gagawin ko po sa kanya ay gagawin ko po siyang jam kamyas po. Yan, una po binabad ko po yan ng mahigit 3 araw. Binabad ko po yan ng mahigit 3 araw sa tubig na may asin para po mawala yung kanyang asim, at hindi po siya masyadong maasim po pag ginawang minatamis po yan. Saka po hinugasan ko po siya para maalis yung mga pinagbabaran ng tubig. Nakasalang na po siya para sa kumulo po yung kumulo bago ko siya ilagyan ng asukal. Po, kumukulo na siya. Ilalagay na po natin yung asukal na pula. Yan po. Yung measurement po ng asukal na pula, tatantyahin nyo na lang po kung gaano kadami yung kamyas na niluluto nyo. At wala naman po kasing measurement kapag ano ng kamyas na sweet kamyas po. Ayan, kumukulo na po siya. Tapos saka dinurog po yung kamyas para lumabas po yung katas niya. Ayan. Medyo patutuyin ko ng konti kasi medyo masabaw po. Pero pwede na rin po lagyan ng ano yan. Pwede na rin po lagyan ng asukal yan, para po kumapit yung asukal dun sa loob. Kaloob-looban ng kamyas. Kung magpapakulo po kayo nito ng kamyas, lalagyan nyo po siya ng konting asin. Para yung lasa po niya, maglalaban po yung asin, tamis, at saka medyo konting ano, lasa ng asin po. Para hindi naman po ganun ka masyadong katamis, dahil po nakakaumay din po. Medyo kailangan
contrast po yung pinaka ano niya, yung kanyang pinaka lasa. Yan po yan. Ganyan po lang kadali ang pag ano ng kamyas. Ayan po, medyo tapos na po yung ating pagluluto ng kamyas dyan. Ayan po, oh. Ito po, kailangan po ninyo rin hinaan yung apoy para po pag para po hindi ganun masunog yung niluluto nyo kung malapit na po siyang mawala ng sabaw. At maging ganyan na po, lumapot na po para po hindi po maging mapait ang lasa kapag kayo nagluluto ng kamyas dyan po. Yun nga lang po, lagi nyo haluin para hindi po siya dumikit. At mga ilang minuto pa po, patapos na po yan. At pagkatapos po niyan, palalamigin niyo lang po. Ilagay ko na po yung halaman, yung apoy nitong sana po maibigay niyo yung aking mga aking video. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, paki-subscribe niyo po ako, like or share niyo po. Ito po. Salamat.